Ikaw'y tagpapuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po, mga kapatid. Tayo po ay nasa huling Biyernes sa buwan ng Hulyo. Ating pong ipagpasalamat ang lahat ng mga nangyari, dumating at mga biyayang ating pinagsaluhan sa buwan na papatapos sa mga ilang araw na darating. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga psychologists at psychometricians sa nalalapit nilang board exams. At lalo't higit ang ating mga kababayang apektado ng nagdaang bagyong si Egay. Atin din pong alalahanin ng lahat ng mga taong ating pinangakuang ipagdarasal upang sa tulong ng ating mga panalangin ang biyaya ng Diyos sa kanila'y makarating. Upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Panginoon, hingin natin muli ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako'y ni Jesus na iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kalooban na ginanap ng iyong anak, ay siyang magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa mula sa aklat ng Exodo, noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, ako ang Panginoon, ang inyong Diyos ay naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa, o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosan niyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin.
Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-apat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kapo-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito nang walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sinumang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ko sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinlaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot. Sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia.
salitang mula sa Diyos, kapag isinasalo ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masasama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito agad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang salita'y nawalan ng puwang sa kanilang puso. Kaya't hindi nakapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-isang daan, may tig-aanim na po, at may tig-tatatlumpu. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli, magandang hapon po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong pagpapasyang dumalo sa ating banal na misa ngayong huling Biyernes ng Hulyo at araw ng ating debosyon sa kamahal-mahalang puso ng ating Poong Jesus Nazareno, bukal ng mabathalang awa. Palakpakan po natin siya. Kung inyong napansin, parang ang haba ng ating pagpapakilala sa mahal na Poon, sa kanyang kamahal-mahalang puso ng Poong Jesus Nazareno, bukal ng mabathalang awa. Sa totoo lang ho, pinag-ugnay ko ang tatlong mga debosyon sa ating Poong Jesus. Ang debosyon sa kanyang Sagrada Corazon, kanyang kamahal-mahalang puso. Of course, lahat tayong deboto sa mahal na Poong Jesus Nazareno at ang debosyon po sa kanya na bukal ng mabathalang awa, Divine Mercy. So, sana ho, we all feel inclusive, included, counted in this celebration. Lahat, walang dapat ipangamba na hindi ako na-mention, hindi ako kabilang, hindi ako welcome. Ito ho ang debosyon sa ating Poong Jesus Nazareno, na kapag tayo'y sa Kanya na mintuho, ang buo niyang pagkatao, siya na mabuting pastol, siya na bukal ng mabathalang awa sa kanyang kamahal-mahalang puso, ang Poong Jesus Nazareno na nagbata ng pagpapasa ng krus, siya ang Panginoong ating hinaharap at sinasamba ngayon. Ito rin ho ang bunga at ang makikita nating larawan ng ating ebanghelyo ngayon. Na kung tutusin sa panig ng Diyos, pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa atin. God does not play any favorites. Wala hong paborito si Lord. Kung meron man siyang tinatangi, lahat tayo ay natatangi sa Kanya.
No? Medyo malalim ang mga Tagalog yung aking nagagamit, no? God does not play favorites. If He has any favorites at all of us, all at the same level, all at the same time. Lahat tayo itinatangi ng Panginoon, natatangi sa Kanya. Kaya depende na lang ho ang pagkakaiba, nagkakaroon ng pagkakaiba, batay na rin o depende sa ating pakikitungo sa Kanya. At ito ho ang magandang ipinapakita sa atin ng pagbasa ng Ebanghelyo ngayon. Iisa ang paghahasik ng Diyos. Nais niyang ipunla ang Kanyang kabutihan, aral at salita sa lahat. Depende na lang kung paano natin tatanggapin. Merong tumanggap tulad ng sa batuhan, may tumanggap tulad ng sa dawagan, merong tumanggap tulad ng sa may daanan, ngunit meron ding tumanggap tulad ng magandang lupa at siya ang namunga ng kagandahan. Now, kung atin hong kayang pakaliliimin at susuriin, titimbangin, saan ba ako napapabilang? Paano ba ang pakikitungo at pagtanggap sa Panginoon? Ako ba'y batuhan? Ako ba'y dawagan? Ako ba'y daanan? O ako ba'y magandang lupa? Now, dagdagan ko pa ho ang ating mga palaisipan, no? Kasi may nagsabi ho sa akin, Father, anong pasabog mo sa Biyernes? Anong karunungan ang ipupunla mo sa aming lahat? Kasi parang every Friday, meron kang bagong karunungan na itinatanim sa amin. Na-challenge ho ako. Naku, kailangan palang meron akong bit-bit. No? Parang pag wala akong naiwan, parang may kulang. Eh, meron ho akong natutunan, meron kami natutunan when I was still studying theology. Na simple lang naman ho, ngunit mabigat, madibdibin, at makahulugan. Simple lang ho, madali ho ang tandaan. At ito na ho, nawa ang aking nais na ipunla at iwan sa ating lahat, bitbitin, at laging pakahawakan na pakikitungo ng Diyos sa atin at sana'y siya rin namang ating pakikitungo sa Kanya. Both ways. Ano ho yun? It's a paradigm. No? Paradigm? Ano yung sinasabi yung paradigm? Ito ho'y isang karunungan o kaisipan na ganito ang sinasaad. God's gift and task. Gift and task. Gift and task. Dali lang ho, dalawang salita lang, di ba? Gift and task. O kung atin ang isasalin sa Filipino, biyaya, handog, at gampanin, tungkulin. Handog, it's a gift, and at the same time, together with that gift, is the task, tungkulin, gampanin. So, ano ho yun? Nababaonin ho natin na it should always be very handy with us na kung ito'y hawak-hawak natin, di natin kakalimutan, ito na ho ang maging susi inawa sa ating pag-unawa sa pakikitungo ng Diyos sa atin at sa ating nararapat ding pakikitungo sa Kanya. God's gift and human task. Gift and task. Sabihin nga po natin, gift and task. Pag sinabi hong gift, natural galing sa Diyos. No? Galing sa Diyos. And the task, may tungkulin tayo kaugnay, batay sa bigay at handog ng Panginoon. It should not be the other way around. Na human gift and divine task. Magkakagulo ho. Hindi tama. It should be the right way. May handog ang Diyos, God's gift, at kasabay nito ay meron tayong gampanin, human task. Ibinibigay ng Diyos ang pantay-pantay na pagtingin, atensyon at pakikitungo sa atin. Nagkakaiba, nagkakatalo, kung paano natin ito pinapahalagahan. Paano ba natin ito
isinasabuhay. Paano ko ba ito ginagawang bahagi ng aking pamumuhay? May bigay ang Diyos eh. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Di natin matatawaran ang kagandahang loob ng Diyos sa ating lahat, pantay, equal. Kung may paborito ang Diyos, lahat po tayo ay natatangi sa Kanya. All of us are His favorites. At sana, kung tayo ay paborito ng Panginoon, natatangi sa Kanya, may pitak sa puso natin, may natatanging pagpapahalaga ako sa bigay ng Diyos sa akin. Dahil tayo ay iba-iba, no? Bukod tangi ho. We are all uniquely different. Ako, iba sa inyo, kayo, iba sa isa't isa. Yun hong magkakapatid, isang dugo, isang pamilya, isang pagpapalaki, magkakaiba. Ultimo identical twins, meron hong basic uniqueness between them. Wala hong magkatulad. Wala hong carbon copy. Kahit sabihin ho natin yung mga cloned, bawal yon. Pero ho, kambal, may pagkakaiba sa kanila. At sana, sa atin hong pagkakaiba, iisa ang ating damdamin sa pagpapahalaga sa bigay ng Diyos sa atin. At harinawa, ang magandang pagkikitungo ng iba sa Panginoon ang siyang maghihikayat sa atin upang tularan, sabayan, at gawin din ang kanilang pamamaraan. Ang kaso ho, ang problema ng mga tao, pinaiiral yung inggit eh. Alam niyo yung inggit? Envy. No? Buti pa siya. No? Sumasama ang loob. Naiinggit. Nakikita yung iba. At dahil sa naiinggit sa mayroon ng iba, hinahangad na mawalan sila. Mawawala rin yan. Sisira din yan. Yun ho ang inggit. Pero ano ho ang solusyon sa inggit? Dahil magkakaiba nga ho tayo, bukod tangi tayo sa isa't isa, ma-inspire, mahikayat nawa tayo sa mayroon at sa nagagawa ng iba. Nang sa gayon, ang pantay-pantay na bigay, pakikitungo at handog ng Diyos sa bawat isa sa atin, bagamat tayo'y iba-iba, makakatulong ang ating pagkakaiba-iba upang makahikayat tayo sa iba, upang sabay-sabay tayo, bagamat iba-iba, sa pagtanggap at pagpapahalaga sa Kanya. Iba-iba. Iba-iba ang ating pagdadasal, iba-iba ang ating paglilingkod, iba-iba ang ating pamumuhay. Ngunit, pag pinagsama-sama ho natin lahat yan, nang walang inggitan, ito ang bunga ng pantay-pantay na pagtingin ng Diyos sa atin. Lahat po tayo biniyayaan ng Diyos. At nawa, sa biyaya at handog na bigay niya sa atin, tatanggapin natin ang ating gampanin na gagamitin ko ito, pahahalagahan ko ito, pagyayamanin ko ito upang makatulong sa iba, makatawag pansin sa iba, hindi para inggitin sila, upang mahikayat sila na sila rin ay magkasabay-sabay kami sa pagpapahalaga sa Diyos na nagmagandang loob sa atin. Huwag kakalimutan, God's gift and human task. Ulitin nga ho natin, God's gift and human task. May pantay-pantay na pakikitungo at bigay ang Diyos sa ating lahat at sana bagamat tayo'y iba-iba, iisang ating hangarin na sabay-sabay tayong maglilingkod at magpapahalaga sa bigay niya upang sa ating iba-ibang pakikitungo sa Kanya tayo naway makahikayat sa iba. Mahirap pong intindihin to sa makitid ang utak. Sana open-minded ho tayo. Huwag narrow-minded. At hingin natin sa Lord, Lord, ibigay mo nawa sa akin. You give me that gift na maintindihan ko ito at mapagtanto ko na sa bigay mong ito,
meron akong dapat gawin. Meron akong digampanin. Meron akong tungkulin na ito'y pagyamanin, ito'y pahalagahan upang higit na madagdagan, hindi sa sarili kong kakayahan, kundi sa patuloy na bigay ng Diyos sa atin nang tayo'y makahikayat at maka-inspire sa iba upang sabay-sabay tayong maglilingkod, magpapasalamat at tatanaw ng utang na loob sa Kanya. Tuwing katapusan ho ng Misa, meron ho tayong pagbabasbas, di po ba? No? Nandyan pa kayo pag nagbabasbas. Hindi ho ba nakatatawag pansin sa inyo? Doon ho sa basbas, blessing, meron hong bahagi doon na pagtanaw ng utang na loob at pagpapasalamat sa bigay ng Diyos sa atin. Mamaya ho, no? Di ko ho memorize eh. Pero during the blessing, dumarating na lang ho yan, na sa pagbabasbas, meron tayong dapat na tanawing utang na loob sa Panginoon bilang pagtugon niya sa ating mga panalangin at bilang ating tugon naman sa Kanya, may pagpapasalamat tayong gawin. Nawa, pahalagahan natin lahat ng bigay ng Diyos sa atin. At akuin ang gampanin at tungkulin na ito'y pahalagahan upang tayo'y higit na makahikayat sa iba, upang patuloy niya tayong biyayaan alang-alang sa ibang nangangailangan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang makinig ang sangkatauhan sa Kanyang makapangyarihang salita at magbunga ito sa ating pamumuhay. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang bayan ng Diyos, naway maging bukas sa salita ng Diyos at maipahayag ito sa pamamaraang mauunawaan ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway gawin ang kanilang tungkulin ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga mananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastanganan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kapayapaan sa mga salita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang ating mga mahal na yumao, naway mapayapa na sa kahariang inihanda para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Patuloy po nating ipagdasal ang ating mga kababayang sinalanta ng nagdaang bagyong Egay, gayon din silang mga nasa relief operations, mga nasa rehabilitation centers, ang mga naglalakbay, ang mga walang tirahan, naway patuloy nilang tanggapin ang pag-iingat at pagbabasbas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong may pagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Basbasan mo po ang lahat ng mga pagsisikap namin, ang mga naghahanap trabaho, ang mga psychologists at psychometricians naghahanda
para sa kanilang board exams, ang mga mag-aaral na nagnanais makabalik sa pag-aaral, ang mga mahal namin sa buhay malayo sa aming piling, ang mga may sakit na naghahangad ng kagalingan at bagong siglat lakas, manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga personal at pamilyang pangangailangan. O Diyos, samang makapangyarihan, lubos ang aming pasasalamat sa iyong pantay-pantay na pagtingin at pakikinig sa amin. Samahan nawa namin at tugunin, suklian ng kabutihan ang lahat mong kagandahang loob sa pamamagitan din ng kabutihan sa ibang nangangailangan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinabay sa tanan ay nagbibigay buhay. Yayang kalong mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala at buhay na dalisay. Pagpapala at buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal na poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilahan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabi po ng mga Filipino historians, dalawa daw po ang ating natatanging biyaya, gift bilang Filipino, faith and our voices, pananampalataya at tinig, na sana ito ay ating pagsasamahin sa pagkikipag-ugnayan natin sa Panginoon. At isang magandang paraan po upang ito ay mapagsanib puwersa natin na maglalapit sa atin sa Panginoon ang umawit sa Diyos. Kaya't ating awitin ang ating pananampalataya, ang panalangin tinuro ng Poong Nazareno sa atin.
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangin, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Binigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Ito'y ating gampanin na ito'y pagsaluhan. Kaya't upang maranasan natin ang tunay na kapayapaang bigay ng ating Panginoon, ito'y ating pagbahaginan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Catamuni, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, siyang pantay-pantay na pagtingin sa ating lahat. Mapalad tayong lahat na sama-samang sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at tugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen.
pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalundan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat na masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan po nawa't gabayan niyo po ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno.
mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minore ng ating Poong Jesus Nazareno ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2023 hanggang 2024. Ang lahat po ng mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero. 8733-9929, 8244-5609, o 0966-211-2152. Para paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesus Nazareno, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin pong tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na Poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga larawan at mga pangalan ng mga taong kanilang ipinagdadasal na di makasimba dala ng iba't ibang kadahilanan. Gayun din ang kanilang mga imahin at dasalan. At nawa ang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyariang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at laging kilalanin ang biyaya ng Diyos na ating dapat gampanan. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay po nating awitin. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo'y aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, dinarangat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangat ka namin.